photo studio for the babies and kiddos naman ang napiling gawing business ng ating mga kanegosyo ngayong araw ng Lunes. Paano nga ba yan simulan at isustain? Panoorin po natin ito. Hi, I'm Ronald Layaw. Hi, I'm Jay Steel Dacudao. Nagki-cater kami ng mga newborn, pre-birthdays, maternity, and events dito sa Taguig. Ako before, I'm a wedding photographer and Sister Ron is working sa corporate hospital. Since we are into the same passion, Sister Ron kasi nagpipicture din siya sa mga babies, maternity, and then for me naman, since I'm into weddings, so I have clients na getting pregnant. So that's when we started to collaborate na why not na ipasokin natin yung ganitong business. Siguro sobrang mahirap lang talaga siya i-create or i-manage because this kind of business kasi it's hindi siya normal for people here in the Philippines. Kasi diba sabi nila bakit magpipicturan yung mga 7 days old babies, 14, kasi yun yung mga pinipicturan namin, mga newborn babies. So dati may trabaho pa ako, so every weekends lang ako pwede or sinisingit-singit ko lang. Then dati nag-home service kami. And kaming dalawa lang. Then, 2020, nag-resign na ako. Then, nag-full-time na ako. Nung nag-home service kami, wala kaming car. So, ang hirap i-manage yung mga dala-dala namin. Nag-hire pa kami ng mga truck, nag-hire pa kami ng car, ng tricycle, ng bus. And then, nakita namin yung demand for the photo shoot. Kasi here in the Philippines, wala pa masyadong nag-picture eh. So, nag-risk ulit kami to invest in a photo studio. We have that, small lang talaga siya. So, pinagkasya namin yung mga props, mga layouts namin doon. And then, all throughout that journey, hindi namin iniisip na baka wala kami may kliyente or walang magpapabook sa amin. Pero dahil sa sipag at syaga ng team namin, we're able to pull off at ang daming nagpapabook pa rin. Kahit pandemic pa nung time na yun. In God's blessing, nagkaroon kami ng opportunity to get this penthouse na mas malawak siya before. We put up hindi lang sa baby, we have family sessions also. So, aside from the baby photography, may mga kinikater na rin kaming mga events. Pag gusto mong mag-business, kailangan mo ng mga tamang tao sa paligid mo kasi hindi mo to kayang gawin mag-isa. You really need to take a risk when doing business. And then, your mindset also. Pag nagtayo ka ng negosyo, hindi pwedeng pera lang. Di porket meron kayong budget for a business, eh, kaya nyo nang pasukin yung isang negosyo. So, hindi siya ganun nag-work. So, kailan nyo pag-aralan muna yung mga negosyo para maiwasan nyo yung mga pagkakamali soon. Kung meron kayong gustong gawin, gawin nyo na! Kaya naman, tara! Negosyo tayo!